guys, good morning sa inyong lahat. Medyo maulan dito sa ating lugar ngayon, pero tuloy lang ang buhay. For today's video, babalikan natin ang ating unit na Honda TMX Supremo kasi may mga nag-request sa atin kung ito ba ay bagay sa mga height na ito na tinatawag o bagay ba ito sa babae. Ngayon, pag-uusapan natin yan maya-maya. Pero bago ang lahat, syempre, intro! At ayun na nga. Guys, sa mga comment section kasi ng ating TMX Supremo, maraming nagre-request kung ito ba ay bagay sa gantong height, etc. Bagay ba to sa mga kababaihan? Ngayon guys, kung hayan nyo, papakita natin lahat yan para meron kayong mga idea kung talaga bang bagay ito. Ito guys, ang ating TMX Supremo. Dalawa yung price tag. Yan. Dalawa yung price tag ng ating motor. Yan. Dalawa yan. Kasi si premium bikes guys ay merong pinahahalagahan yan at merong minamahal. Minamahal namin ang mga client na nag-walk-in, ang mga sumusuporta sa amin at syempre minamahal din natin yung mga client natin na ang tanging pinagkakakitaan ng buhay ay ang pamamasada. Paghahanap ng buhay sa lansangan, paghahanap ng kita sa daan. Okay? Kaya mapapansin nyo, dalawa yan. Unahin na natin yung ating Toda. Yan. Kung mapapansin nyo guys, yan. Pareha sila ng cash. Diba? Pareha sila ng cash. 78,900. Pero hindi sila parehas ng down. Pansin nyo, ito yung regular na computation natin, 7,890. Ito naman yung Toda, 3,945. Bakit mura ang down ng isa? Kasi guys, ang premium bikes ay mapagmahal dun sa mga mamamaya na nasa laylayan na ang tanging pinagkakakitaan ng buhay ay yung, syempre, yung mga pamamasada. Kung mapapansin nyo, hindi mabigat sa kanila yan. 3,945 kumpara dun sa 7,890. Diba, mapapansin nyo agad yung pagmamahal ni premium bikes? Dumako tayo guys sa 3 years. Ang 3 years ng regular, 4,062. At ang 3 years ng Toda rate natin ay 3,990. Mapapansin nyo, mas maliit yung down na niya kumpara dito sa kabila, pero mas maliit yung monthly niya kumpara sa 3 years, diba? Yan, 3,990 lang ang iyong itatabi araw-araw. Magkakaroon ka na ng Honda TMX Supremo 150. Yan ay makukuha mo lang dito sa, syempre, sa premium bikes. Ang premium bikes kasi talaga, ang mindset yan makatulong sa mga mamamayang nasa laylayan. Hindi yan para kumita lang, hindi yan para makabenta lang. Nag-iisip din yan kung paano maibabalik sa mga mamamayan yung mga tulong na pinansyal para makatipid at makamura. Diba? Ayos na ayos. Guys, nandito yung kasama natin si Raymart yan. Ang height niyan guys, para meron kayong idea, ang height niyan guys ay 5'6". Yan. From yan sa baba hanggang taas, 5'6". Try mo sakyan dyan para makita na ating mga subscribers and viewers kung gaano ba siya kataas. Yan, mapapansin nyo guys, tiptoe siya. Yan, 5'6". 5'6 ang height, 75 kilos siya. Yan, mapapansin nyo. O, diba? Bagay na bagay. At talagang pasok na pasok para sa size ng 5'6". 5'5", 5'4", hanggang 5'5". Kaya yan guys. Kaya. Ako, 88 ako. 88 kilos. Ang height ko, 5'7". Tingnan nyo guys. Yan. Medyo lock and loaded. Lapad yung pa ako. Makapansin nyo. Thank you guys din naman. Comfortable. Talagang goods to goods. Try naman natin guys sa babae na 5'5 ang height. Okay. Hey guys, itatry natin sa kasama natin, ka-share natin si Catherine. 5'4 ang kanyang height. Itatry natin kung bagay ba sa babae ang Supremo, ano? Yat. I-assist mo si Catherine. Sakay ka. Sakay ka. Yan guys. 5'4 pa nakating ganyan. Oh, di ba? Pansin nyo guys, bagay na bagay din sa ating mga kababaihan ang TMX Supremo, mapapansin nyo. Yan, o, di ba? All goods to all goods. All goods to all goods, di ba? Shout out! Okay. And guys, kung mapapansin nyo,
talagang subok at kalidad na ang Honda TMX Supremo. Kasi 2013 pa lang yan, inilabas na ang first generation yan dito sa Pilipinas, na hanggang ngayon, 2023 na, meron pa silang third generation. Yan. Napansin nyo, diba? Talagang goods. Kung mapansin nyo dito, guys, ang binago sa kanya from second generation to third generation ay yung stickers niya. Mapansin nyo, iba na yung sticker niya kumpara doon sa second generation ng TMX Supremo. Iba na. Sumunod, itong kulay ng kanyang crankcase, dati ganito ang kulay niyan, silver. Ngayon, kulay black na siya. Doon sa mga issue niya, dito sa stator, in-adjust na ni Honda, bali, mas in-improve niya na ito, stator niya, kumpara doon sa second generation, sa present ngayon. Ayun, bali dito, wala siyang sticker. Ayan. Zero. Wala siyang stickers. Ang kanyang shock, ayan, inalis na yung dating parang bakal. May bakal dati dito yun eh. Ginawa na siyang rubber boots. At ito, kulay black na ngayon. Dati kasi ito, kulay silver. Ayan. All in all, ganun pa din naman. Ayan. Ito nga pala, kit guard niya, pure black na. Yan. Dito pa, may isa pa siyang binago. Yung susian. Yan. Hindi ganito yung susi ng generation second. Bale sa third generation, ganito na. Yan. Wala na siyang shutter key. Sinabay lang ng Honda dun sa mga katunggali niya sa larangan ng pagtitinda ng motor. Makapansin nyo, si Honda, si Barako, wala naman siyang shutter key. Si Baggio 150, wala rin siyang shutter key. So bakit lalagyan pa nga ni Supremo gayong ang kanyang mga kasamahan at kalaban naman ay walang shutter key, di ba? At then guys, tatapusin ko na muna ang video na to. Sana may nadagdag sa mga kaalaman ninyo at sana may mga natuwa at alam ko may mga bashers din, di mawala yan. Guys, yun, pag pumunta kayo sa Premium Bikes, lalo't kung TODA kayo, TODA member o TODA driver kayo, sabihin nyo, apply yung mga pang-tricycle natin, yung mga pantra bikes natin by a TODA, no? Para makatipid kayo guys, para sa inyo yan. Pinahandog yan ng Premium Bikes para sa inyo, mga ka-TODA dyan. Sige, sheesh! Guys, idagdag ko lang, meron kasi sa comment section ng mga nakaraang videos ko, sabi, sobrang laki daw ng tubo pagkahulugan ng motor. Siyempre guys, di ba? Hulugan nga eh. Hindi mo naman pahuhulugan yan na hindi ka tutubo. Siyempre, una sa lahat, ang may-ari ng Premium Bikes, nagbabayad yan ng renta ng branch, ng mga permits, na kung ano-anong transferring fee, yan, ng mga siyempre pasweldo sa amin, lahat dito. At lahat ng mga expenses pa, alam naman saan kukunin yun kung hindi lalagyan ng tubo ang mga motor, di ba guys? Addition lang, sana doon sa mga nagko-comment ng negative side, isipin muna natin yung ating mga i-comment kasi sino bang magne-negosyo ang hindi gusto na tumubo, di ba? At saka nasa sa atin naman yun eh, kung kukuha tayo o hindi, hindi naman tayo pinipilit. Diba guys? Sir Lito, para sa ito.